Okay, good morning. Good morning. Katulad ng dati, nasa dating lugar. Kanina pala, galing ako sa bahay. Ay, kahapon pala. Kahapon, ang ginawa ko sa aking pag-walk, eh, para magandang tingnan, sabi nga, nag-suot ako ng shoes. Ang pagkakamali ko, hindi ako naglagay o hindi ako nagsuot ng sock. Alam mo nangyari na ano, na ang tawag nga dyan, na pantal ba ang tawag dyan? Yun. Kaya masakit. So, akala ko, kaya ko na. Pero sabi ko, yung isa kong shoes ay papalitan ko. Medyo, yung isa ay mas medyo malaking konti. Natama naman sa aking pa. Hindi, medyo ayos na. Medyo comfortable ako. Pero anong nangyari? Meron pa rin. Ang inisip ko, dapat sabi ko, kuritas yung band-aid. Pero wala akong, hindi ako prepare. Even kanina yung tubig, di ko nadala. Kaya tinan yung aking pao. Walang shoes. Kaya ano ang lesson? Bago ka pumunta sa isang laban o gawain, dapat prepare ka. Yan. May natutunan naman ako sa buhay. Pero minsan bakit ang buhay natin ano, hindi pa rin natuto? Hindi pa rin natuto, ano, diba? Maraming mga pagkakataon sa ating buhay na sabihin, marami nang nangyari nung nakaraan sa ano pamamparan, halimbawa sa mga sakuna, mga kalamidad. Pero ang tao, minsan, kinakailangan mo ng may magbuwis ng buhay para matuto. Yan ang buhay. At kahapon, anong isang araw pala, hindi natin nakalain na magkakaroon ng earthquake. Ang center ay sa Abra, and then sakop na of course yung Ilocos regions ba? Sabi nga nung mga newscaster, yung ano talaga, yung earthquake, yan daw ay isang sakuna na mahirap mapredict talaga. So mapansin nyo yung ating P-Box. Maganda naman ang kanilang ginagawa. Diba? Eh lang, yung kanilang ginagawa, pagkatapos na. Yan, yung nakikita natin. Hindi naman natin masisisi ang P-Box. Hindi natin masisisi itong ano, itong ahensyang ito. Talagang hindi. Kaya lang, sa kabilang banda, yung mga calamity na na-predict dahil sa technology, dapat prepare talaga tayong lahat. Ang isa sa nakita ko, de, tapos na yung ano, tapos na yung earthquake 7.3. O, diba? Ang mapipredict nila, kasi tuloy-tuloy yung aftershock, saka yung mga landslide, yan. Dapat mag-prepare ang mga tao. So, yan lang makikita natin dyan, di ba? Kasi, syempre, sa aftershock, hindi natin makikita kung ano ang mangyayari. Lalong-lalo na ngayon na papunta na tayo sa pagtag-ulan, okay? Rainy seasons na. Ibig sabihin, lalambot talaga
lalambot yung lupa. So, dapat maghanda na. So, yan ay trabaho na naman ng iba't ibang pamahalaan. Yan yung ano, trabaho. So, yun. Ang mga tao, huwag dapat maging matigas ang ulo. Siyempre, gagawa na yung ating mga ahensya ng pamahalaan, lalong-lalo ng mga local, di ba? So, dapat maghanda. Huwag nang matigas ang ulo. Eh, ang tanong nga, kawawa naman yung mga tao kasi the reason why nag-ahanap ng mapagkakakitaan o source of income, talagang sa ayaw natin sa gusto, nangangailangan ng tao ng ano, ng kanilang pangangailangan. Yun yun. O, diba? So, kikilos naman din yung pamahalaan. Kapag ginawa na ng pamahalan kanyang parte, yeah, ginawa niya na. Pero matigas pa rin ang ulo ng mga tao. Ayan na. Kaya yung nangyaring yan, eh, hindi talaga natin yan mapipredict. Ano bang scientific method o scientific invention ang makaka-imbento para ma-predict ang paparating na earthquake? Kung meron, wow. Siyempre, marami ng mga siyentipiko, mga inventors, nag-isip na, nag-try na. Kasi kapag halimbawa, naka-imbento na ng pang-combat sa earthquake, grabe ang masasalba dahil doon. So, kailangan talaga mag-prepare tayo. Even sa ating ano, province, baka sa darating na panahon may earthquake, di ba? So, dapat paghandaan din natin yan. Di ba? Ngayon, siguro ang magagawa natin, ipag-pray natin yung ating mga kababayan natin doon sa lugar na yun. At wag nang magbabatikos. Okay, di ba? Dahil magtulungan na lang. Di ba ganun yan? Okay, yun lang. Praise God. Anong may tutulong natin? Anong may tutulong natin? Siyempre dito sa mga malalayo. Prayer number 2, kahit pa paano mag-abot. Halimbawa may mga tinatawag nating mga NGO or mga organization, religious or non-religious organization, pwedeng tumulong. Kasi alam ko nung mga nakaraan ding panahon, okay sila, tapos ngayon nandun naman sila sa ganitong sitwasyon. Magtulungan lang, di ba? Okay. Ang nakakatakot niyan, katulad nangyari nun sa Yolanda, di ba? Nagkaroon daw ng corruption. Matuto na tayo sa nakaraan. Na kung nagkaroon ng corruption, tigilan na natin. Oh. Ganon yan. Kasi, kung halimbawa, gabalik tayo dun sa mga nakaraan na ganun ang ating mga practices, pabalik-balik na lang tayo. Sa Bible, may judgment dyan. May judgment. Lahat, maaring hindi napapansin o parang sa tingin natin, parang binabaliwala ng Diyos yung mga nangyaring yun. Pero, there's no such thing as permanent in this world. Yan ang ibig sabihin dyan. Ngayon, parang sinasabi mo, okay ngayon. Pero, may mga principle sa Bible na dapat nating makita. Okay, number 1, there's no such thing as permanent in this world. Mga universal principle yan na mangyayari at mangyayari yan.
number two, walang bagay na natatago na malalantad. So tandaan nyo yan. Kaya halimbawa sa corruption, itinatago natin yan. Pero malalantad at malalantad yan. Nakatakot yun. Ganyan yan. Dapat nating isipin yan. Mga kababayan, mga kapwa Pilipino. Oh. Tandaan yung mabuti yan. Kaya kahit sinong tao, mag-Kristiyano, hindi Kristiyano, Muslim o hindi, naniniwala sa Diyos o hindi, sakop yan ang mga universal truth and universal principle na yan. Walang bagay na hindi malalantad. So, pangalawa, walang bagay na permanente. Oh. Kaya ang dapat nating gawin sa harap ng Diyos na kahit hindi natin siya nakikita pero nakikita tayong lahat, magpakumbaba na lang tayo sa Kanya. Magpakumbaba na lang tayo sa Kanya. Kasi sa buhay, mamamatay din tayo. Tingnan mo yung mga mayayaman. Wala tayong lumabas dito lang sa ating bansa. Diba? Yung mga mayayaman nung nakaraan, mga patay na din sila. Ang susunod, sabi sa Bible, judgment. Oh. Ang sabi sa Bible, ang lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos upang magkaroon ng ganti. Mabuti man na sama nung siya ay nabubuhay pa sa mundong ito. Oh. 'Di ba ganun 'yan? Lahat tayo, ako, bawat isa, haharap tayo sa Kanya. Kaya pakiisipin nating mabuti. Pakiisipin nating mabuti ang nangyayari sa ating panahon. Akong nagsasalita, ako ay sakop dyan sa principle na yan. Dahil, ang Diyos ang nakakaalam eh. All-knowing siya. All-knowing siya, nalalaman niya ang lahat. Alam niya yan. All-knowing. So, ang pinaka pwede nating magawa ay magpakumbaba sa Kanyang harapan. Magpakumbaba. Kung hindi rin kayo naniniwala sa Diyos, kung hindi tayo naniniwala sa Diyos, wala namang, hindi naman mababawasan ang Diyos dyan.